Maghahating gabi na pero masigla pa rin ang party ni President-elect Rodney Duterte na si Hanilat Avancenia nang makapanayam ng TV Patrol kasama ang 12 anyos na anak na si Veronica Kitty Duterte. Ano ba siya being compared kay Chris Aquino? Pero hindi siya malapit. Naniniwala si Hanilat, itinadhana na siya ang maging katuwang ni Duterte sa buhay. Ito'y sa kabila ng pakikipaghiwalay niya kay Duterte noon. Sinabi mo, destined, di ba? Ayaw ko man kasi I stayed sa States ng, ano, ng apat na taon. And then, as a nurse. Balik ulit pala ako dito. Sabi ko, pinagdasal ko rin yun eh. I thought it was God's will for me to stay there. Tubong Valenzuela ang 80s beauty queen pero mailap siya sa media at nagpahiwatig pa na baka ito ang kanya't una't huling interview. Ito lang okay. Ha, hanggang 6 years na. Ito na yun. Ayaw ding matawag ni Hanilat bilang first lady. Taga-alaga ako ng presidente niyo eh. Ako nag-aasigaso sa presidente. Total, siya naman, alam naman niya ginagawa. They call you the secret weapon of President Duterte. Kinukunan mo ko, paano na ako maging secret? Pero tanggap niya, hindi pwedeng wala siyang gawin para sa bansa. Lalo't malawak na ang kanyang impluensya. Ako on the sidelines lang ako. Gusto ko lang yung, kasi gusto ko lang ng timing. I'm a nurse, tapos nag-work din ako sa States na OFW ako. So if I can advocate, I'm going to do that. Mas gusto ko yung walang bayad. Ayaw ko nang involved sa government eh. It's not my cup of tea. Abala sa pamamahala ang 46 years old na si Hanilat ng kanyang donut outlets at iba pang negosyo sa Davao. Pero ang pinaka-priority niya ay ang anak na si Kitty. Pinapanindigan niya ang desisyong sa Davao mag-aral ang anak. Marami akong mga kaibigan, you know, yung estudyante na buhay ba yun? They have to wake up at 3 a.m. Wala nang buhay. Dito, pag ano niya, gisingin ko siya ng 6:15, 7 o'clock, 7:20 school niya. Tsaka, nung, yun ang iniyakan niya nung first na inainan ako sa kanya na, sinabi ko sa kanya na, your papa is running. Inamin pa ni Hanilat noong kampanya, iisa ang laman ng kanyang dasal. Lord, sabi ko, papahiram namin siya sa mga Pilipino na buhay at malusog. Ibalik mo lang siya sa amin na buhay at malusog. Balang araw din sana'y matupad ang kanyang pangarap na makasal kay Duterte. In the fullness of God's time, ano lang tayo, okay naman ako ngayon eh, wala naman akong problema. Bakit mo minahal si Rodney Duterte? Mabuti naman siyang tao. Yung may sense of humor yan, matalino, pinaka-patriotic na tao na magmahal sa kanyang kapwa-tao at sa bansa niya. Wala akong pwedeng i-compare sa kanya na. Susunod na makikita si Hanilat sa Do31 Thanksgiving concert ngayong weekend at sa inauguration ni President-elect Duterte. Sa kabila ng mga ipinupukol na issue sa incoming president, may pakiusap si Hanilat sa publiko. Ayaan niyo muna, huling ano niya nga eh, sabi ko. Huling? Mga huling araw na lang niya nga maging ano eh, mabuhay-buhay kung sa Bisaya pa, di ba? Mario Dumawal, ABS-CBN News, Davao City.